Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ayan, kitang-kita natin ang title, Distance Rate and Time Word Problem. So, kung gusto niyong matutunan kung paano isolve ang tatlong problem na ito, keep on watching. Ayan, so, dito muna tayo sa formula para alam natin. Ayan, binigay ko na yung formula dito. So, ang formula para sa distance ay rate times time, okay? So, ang gagawin lang natin, yung rate natin, tatandaan nyo, yung rate natin, yun yung laging may kilometer per hour, ayun, miles per hour, yun yung ating rate o yung pinakabilis, okay? Now, yung time natin, alam nyo naman, ang unit niyan, mga hours, ayan, minutes, seconds, ayan, yung distance naman natin, yun yung mga unit noon, mga kilometers, miles, ayan. So, kapag hinahanap naman natin yung rate, ayan, so, i-divide natin yung distance sa time. Makukuha natin yung rate. Kapag time naman, okay, may iba lang yung denominator. I-divide mo naman yung distance sa rate. Yes, pero kung hindi mo makabisa yung ganitong klaseng formula, dito na lang tayo sa mahiwagang triangle, ayan. So, yung D ilalagay natin sa taas. And then R and T sa baba. So, pag magkatabing ganyan, ibig sabihin multiply. Okay? So, distance is equal to rate times time. Now, kapag hinahanap naman ang rate, halimbawa hinahanap ang rate, ang gagawin niya lang natin ay i-divide natin si distance kay time. Okay? Huwag na natin papansin ito. Distance time is equal to rate. Kapag ka naman kailangan natin hanapin yung time, okay? I-divide mo si distance kay rate. Okay? Is that clear? Ayan, so medyo masisilip natin siya rito. Ayan. So dito tayo sa example number 1. Novello cycles for 4 hours at a speed of 40 km per hour. What distance did he travel? Okay, so okay, ang hinahanap natin ay distance. So kailangan kapag hinahanap natin ang distance, meron tayong time at saka rate. Okay, so dito hindi sinabi na rate, pero nakalagay dito ay speed. So pareho lang po yun. Okay, ang time natin ay 4 hours. Okay, ang T natin ay 4 hours. And then, ang ating rate ay, okay, 40 km per hour. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay i-multiply lang natin. Okay, so we have here 4 hours times 40 km per hour. Ayan. So, ito, madi-divide natin kasi itong dalawa na ito eh. Ayan. Kaya magiging 1 yan. Okay? Kasi itong isa ay nasa numerator, itong isa ay nasa denominator. Okay, next, ang gagawin natin ay i-multiply natin yung 4 sa 40. So, 4 times 40, syempre 4 times 4 is 16. Okay? Dagdagan ng 0. So, 160 yun. Okay? 160. Ayan. Tapos, yung unit na natira, we have kilometers. Okay? So, the answer is 160 kilometers. So, ibig sabihin, kung si Novello ay nag-cycle ng 4 hours na ang bilis niya ay 40 km per hour, yung layo ng mararating niya ay 160 kilometers. Okay, so let's proceed to our second example. John travels from his house to university, a distance of 85 km in 1 hour and 30 minutes. He is only allowed to travel at a maximum speed of 40 km per hour. Did he break the speed limit? So, dito, tinatanong kung na-break niya yung kanyang speed limit. Kasi, di ba, sa mga kalsada, meron lang tayong mga speed limit. Okay? So, halimbawa, si John, dun sa way niya, going to university, ayan, allow lang siya na magpatakbo ng 40 km per hour. So, yung distance na 85 km, tinakbo lang niya ng 1 hour and 30 minutes. So, paano natin ngayon malalaman kung nasunod ba niya yung speed limit niya. Ayan. So, ang kailangan nating malaman dito is yung rate natin. Ayan. So, ang distance natin dito ay 85 kilometers. Okay? So, i-divide natin siya sa time. So, yung time natin dito ay 1 hour and 30 minutes. Medyo mahirap yon kung nakaganitong form. So, ang gawin na lang natin, i-convert natin into hours. So, madali lang naman to kasi 30
yung minutes natin or 30 minutes, alam naman natin yun na 0.5 hour yun or kalahating oras. So, instead of writing 1 hour and 30 minutes, ayan, ang gagawin natin ay 1.5 hours. Okay? Okay, so gamit tayo ng calculator para madali. So, 85, i-divide natin sa 1.5. Ayan. Non-terminating pero repeating siya. So, ngayon, i-round off na lang natin. So, approximately, since ang round off tayo, approximate lang yung result natin. Okay, siya ay 56.67. Okay? Ang kanyang rate ay 56.67 kilometer per hour. Ayan. So, did he break the speed limit? The answer is, actually, ito yung answer natin. The answer is, yes. It's because tumakbo siya ng 56.67 kilometer per hour. At gaya nga na sinabi natin, allow lang siya na magpatakbo ng 40 kilometer per hour. Ayan. So, siguro, nagmamadali na siyang pumunta sa university kaya medyo mabilis na siya. Okay? Dito tayo sa example number 3. Ayan. Cindy is 90 kilometer away from her apartment. If she drive her car at constant speed of 45 kilometer per hour, how long would it take her to get there? Okay, so ang hinahanap naman natin dito, how long? Time! Okay, so dito, given naman na yung distance natin, which is sinabi dito na 90 kilometers yung layo ni Cindy dun sa kanyang bahay. I-divide natin siya sa rate, okay? So, we have here 45 kilometers per hour. Ayan, so dun sa mga numbers, wala tayong problema kasi di-divide mo lang. 90 divided by 45, we have 2. Okay, ngayon dito, alam natin na pag time ang hinahanap, talagang hour yan. Ayan. Pero halimbawa, hindi mo alam na hour ang unit niyan. So, ganito lang gagawin. Yung ating mga units dito, halimbawa ito, kilometer to. Ayan. So, di ba pag fraction, pag nagdi-divide ka, nagre-reciprocal ka. So, ganito lang gagawin mo. Re-reciprocal mo lang to. Okay, so R over kilometer. Ayan. And then, pag dinivide mo itong dalawang to, matitira ay R. Okay, so 2 hours. Ayan, so 2 hours ang sagot natin. So, aabutin si Cindy ng 2 hours bago makarating dun sa kanyang apartment kung siya ay 90 kilometers away kung yung pagdadrive niya ay 45 kilometer per hour lang. Salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Sana marami kayong natutunan dito sa lesson natin ngayong araw. Kung meron kayong mga requests, any educational vlogs, or kaya naman ay mga beauty vlogs, okay, lagay lang po sa comment section below. See you on my next one. Bye!